Hello everyone. For this particular episode, I invited a former fashion model and the owner of Lynn Bentsen Fashion and Talent Academy. Please welcome Lynn Roxas-Bentsen. Hi, Lynn. Hi. Kumusta? Hi, Tito. Okay naman. Kumusta, Jan? First of all, Tito, sige. Congratulations. Ang ganda ng show ni Tito Olen. Nakita mo ba? Ano nakita mo? Pictures? May video ko na nakita. Mga video niya. Pinost niya, shinare niya. Tapos nakita ko yung mga ano, yung show niyo. Ang ganda. Uy, alam mo, Lynn. Umiyak siya talaga. Umiyak siya. Nakita ko yung binigyan siya ng flower. Oo, nako, sabi ni Marcel, sa backstage pa lang daw, umiiyak na. So, bago lumabas, sabi ko nakakaano naman. Kasi 40 years niya, tapos 60 years old. It was a fitting celebration, di ba? Yes, totoo. Kumbaga, siguro naisip niya lahat ng pinagdaanan niya, hardships, di ba? So, ito na lahat, lumabas, maganda na may mga damit. Di ba? Ang ganda ng mga damit. Ang kaganda, diba? Ng mga damit ni Tito Olay. Hindi natin may pwede i-diskwento. Olay Morabe. Siyempre, diba? Tito Olay Morabe, iba Iba pa rin. Anyway, Dean, maano nga kita, matanong nga kita, paano ka ba nagsimula sa modeling? For the benefit of the younger ones na umiidolo at gusto maging modelo, paano ka nagsimula? Kwento mo naman. Nagsimula ako, Tito. Actually, yung first big show ko is show ng Pahiyas Lukban. Yun yung mga 350 models yata kami noon. Kaya ano yun? Kay Mama Renesalud, kay Tita Fanny, kay Tito Larry Espinosa. Oh, okay. 315, dami naman. Dami noon. As in, sa Pahiyas Lukban yun. Tapos nakasama ko doon si, first time ko nakasama si Melanie Marquez. Ah, kasama siya doon? Oo. Mga kailan yan, Lynn? Kailan? Mga, kailan I think, mga two, if I'm not mistaken, 2000 yata, Tito, or basta mga nasa ganun eh. Kasi, yun pa yung nagsimula ka talaga, di ba? Yung panahon. Oo, doon talaga. Nag-goosey lang ako noon. Nag-goosey ako doon. Okay. Tapos, yun, naghanap sila mga modelo. Tapos nakasama ako dun. So, grateful ako dun kasi nakasama ako dun sa big show na yun. Grabe yung experience ko yun, Tito. Matatawa ka. Siyempre, si Raymond dun ang director. Si Tito Raymond, tsaka si Chi Narvaez. Ah, oo, sila. Oo, si Chi. Oo, correct. Ayun.
Grabe yung rehearsal namin noon hanggang alas 5 madaling araw. At tapos the following day pa, yung show, gabi. The following day pa yung okay. show. Oh. Ang dami ko dun kasama. Kasama ko sila Aina, si Pinky Barcelona. Oo, yan yung panahon na yan. Mga kasama no? doon. Yan yung mga panahon na yan. No? Correct, correct. Yan yung mga model. Sila Vince Pinto. Oo, active pa siya noon. No? Si Junel. Ah, liwanag. Oh. Oo. Diyos ko Lord. Anyway, huwag na natin hungkatang. O yun. Tapos simula nung dito, marami ako nung naging kaibigan ng mga modelo. Mm-hmm. Then after nun, pag may mga go-see sila, nagbibigay sila ng mga information. Tapos pumupunta kami, pumupunta ako. Mm-hmm. Tapos pumunta ako ng go-see ni Robbie Carmona, ni Raymond Villanueva. Hindi pa kita nun kilala eh. Correct. Diba? So, actually talaga, hindi, Lynn, hindi pa tayo magkakilala nun, Lynn, kasi bago pa lang ako noon, bagong-bago pa ako noon. Ah, bago ka pa lang noon. Oo, yun time na bago ako. Tapos nagkakilala tayo 2002 na yun. Oo, tapos di yun. Then nag-start na ako doon. Kay Tito Robby, nag-go siya ako, nakukuha naman ako. Tapos kay Tito Raymond, actually, sila talagang dalawa. Doon talaga ako sa kanilang nag-start mag-modeling. Yung totoong modeling. Kay Robby tsaka kay Tito Raymond, sobrang... ano talaga ako, kumbaga grabe ang naitulong nila sa modeling career ko. Of course, yung dalawa pang yan. Tapos, Lynn, di ba? Sobra. Kay Tito Robby tsaka kay Tito Raymond. Sobra. Diba, sumali ka pa sa Body Shots Model Search noong 2002, mm-hmm. correct? Di ba 2002? 2002 po, oo. I'm sure marami kang naging magagandang memories doon sa pagsali mong yun. Ano sa tingin mo, ano yung pinakamagandang memory ng pagsali mo sa Body Shots? Okay, kaya ako nung nagsumali dito sa Body Shot, yung mm-hmm. number one ko is, alam mo yung to be seen. Alam mo yung mm-hmm. yung gusto ko marami akong makatrabaho mga designer. Siyempre, iba kasi nung tito ang Body Shot, di ba? Mm-hmm, correct. Pag sinabing Body Shot, iba. Alam mo yun? Mataas ang level. Kasi yung, yes, pag sinabing Body Shot yan, iba yung ano eh, iba yung level. Oo, correct. Di ba? Iba yung level niya pag sinabing Body Shot. So, marami din ako natutunan sa Body Shot. Siyempre kasi, 1 month kami nung nag-training. Mm-hmm. At sinderka si Raymond, di ba? Si Raymond. Ito Raymond uli ang director. Kaya parang mentor ko na yun eh. Mentor ko talaga si Tito Raymond. Si Raymond, oo. Dyan sa Body Shot na yun, ang dami namin experience. Kumbaga, marami akong naging kaibigan. Doon ko nakilala sila Paulette. Sila Ay, Jean Oo, nga pala. Yung batch na yan, yes. Si Jeng. Si Carlo Adorador. Di ba si yun? Carlo, ang dami. Edward Paez. Ay, oo nga yung batch na yan. Oo nga, oo. Saka si ano? Si Guinness. Oh. Batch ko yun. Oh. Batch ko yun si... So, ang dami namin, si Jackie. Jackie Noferio, oo nga pala. Oo, batch ko yung tito sa Body Shot. Ang dami namin nun batch sa Body Shot na maganda yun kasi ang ganda ng samahan namin. At saka, Lynn, nanood ako nun. Kaibigan kami lahat. Nanood ako nun eh. Nandun ako sa, ano ba yun? Yung, ano yun? Saan nga yun? Camp Aguinaldo ba yun? Camp Aguinaldo. Oo, Camp Aguinaldo. Tapos, naalala mo yung stage namin? Ang ganun. Oo. At saka, di ba, may sofa? May sofa talaga. Mahiwagang sofa ni Raymond. Mahiwagang yung sofa ni Tito Raymond noong time Alam mo yun. Naman yan, pinaglihi sa sofa. Oo, di ba? Lahat. Hindi, alam mo naman gano'n natin kamahal sila. Sobrang ano yun, Tito. Sobrang yung Body Shot na yun. Sobrang nagbigay yun sa akin din ng break. Sa tingin mo ba, Lynn, yung Body Shots na yun, nag-jumpstart talaga nung career mo sa modeling? Yes, Tito. Kahit naman nung hindi ako nag-join sa Body Shot, nakakapag-show ako sa FDA, pinakilala ko yung si Richard Papa. Si Richard Papa ang nag-convince sa akin na mag-join sa Body Shot. Na sumali. And then from there, marami ka na nakilala, sumali. From then, tapos meron pa ako Tito yung experience, di ba, yung kakatapos lang namin ng Body Shot noon. Tapos nagkaroon si Tito Edgar San Diego ng gala. Tapos ang director doon si Sir Joey Espino. Ah, okay. Oo. Ayun.
Doon, yung show na yun, Tito, nagkaroon ako noon ng show sa Fashion Week. Ah, just because of that. Yes, kasi sabi ni Okay. Richard Papa, kinuha daw ni Sir Joey yung number ko. Eh ako naman, sabi ko, bakit kaya kinuha ni Sir Joey yung number ko? Tapos naalala ko noon, ano yun eh, may mga nag-go-si sila ng Fashion Week dito. Ako, hindi ako naka-attend ng go-si ng Fashion Week. Tapos, may tumawag sa akin. Staff na ni Joey sabi, yun. Sabi, hindi si Joey, ang sabi niya sa akin. Staff niya, hello, staff pwede niya. Ba si Ate Che? Sabi niya, hello, pwede bang makausap si Lynn Roxas? Oh, sabi oh, ko, oh. Ay, si Lynn Roxas na po ito. Tapos sabi niya, ano, may fitting ka bukas? Sabi ko, fitting? Saan po ang fitting? Sabi kong ganun. Tapos Agad-agad. Sabi niya, sa Fashion Week, ah, sabi ko, baka po nagkamali ka kasi hindi po ako nag-o-si sa Fashion Week. Yun ang sabi ni Ate Che. Sabi niya, hindi pinatawagan ka ni Sir Joey. Yun, yun. Eh di ako naman, sabi ko saan po, YMCA. Naalala mo yun, Tito? Sa may ano yun eh. Sa Manila? Makati yun eh, YMCA. Ah, sa may, ah, ah. Oh, sa may San Antonio ba yun? Ay, dati pa. Alam mo nung time na yan, hindi pa ako involved sa fashion. Yun, YMCA yun. Tapos sabi ko, sige, pumunta. Oh, nung pumunta ako doon, ang mga nandun. Sila Sanjo. Anyway. Si Kuko. Ah, si Kuko. Oo, tama. Si Grace. Grace. Tagad. Ah, si Grace Tagad. Oo. Si Rosel. Oh, si Rosel Anderson. Oh. Si Jeng. Kami-kami. Kayo-kayo. Magkakasama kami. So, kumbaga, nakita lang, nung nag-show ka kay Joey, kay Edgar San Diego, doon niya nakuha yung doon ako nabigyan ng chance ng Fashion Week. Nabigyan ng chance ng Fashion Week. After noon, dire-diretso na yung Tito. Oo, oh, dire-diretso na. Lynn, tapos na-stop lang ako nung nabuntis ako. Nag-stop lang ako. Tapos nag-comeback ulit ako, di ba? Pag-comeback ko, ikaw naman yung director ko. Naalala mo yun? Anyway, Lynn, yung active ka pa sa modeling, I'm sure marami ka na-encuentrong iba-ibang klaseng tao. Di ba? Iba-iba, di ba? Ano ba sa tingin mo ang pinaka-the best na ginawa ng modeling sa'yo? Ano Tito, ang talagang na ano talaga na develop talaga yung self-confidence. So sobra. Tapos natuto akong naging humble ako. Naging yung sobrang humble. Second, ano yung alam mo yung maging totoo ka din sa sarili mo. Oo. Number one, napaka-importante pakikisama, Tito. Yan ang the best thing na ginawa sa inyo mo. Yung ano, tsaka hindi lang, madaming na iano sa akin na maraming na itulong sa akin ang modeling. Oh, tama naman. Di tsaka maraming sa akin na itulong. Tsaka hindi lang Tito, hindi lang yung alam mo yung may marunong na ako makipag-interact sa mga tao kasi bakit? Dito mahihiyain talaga ako. Dati ba hindi ka mahilig makipag-interact, makipagkwentuhan, or... Oo, marami kang matututunan. Tsaka hindi lang yan. Yung mga experience ng lahat ng tao na isi-share sa'yo. Alam mo yun, nagkakaroon ka ng maraming friends. Tama. Tsaka syempre, aminin na natin din, pati connections, diba? Connections. Oo, diba? Yan, importante din yun. Dito, connections. Kasi, diba nga, pag, diba sa show, pag nag-show ka, hindi mo alam kung sino mga nanonood na tao, mismo, diba? Mismo. Yan sinasabi ko. Hindi natin alam kung sino nanonood. For sino all we know, na nandiyan yung pwedeng tumulong sa'yo para gumanda yung buhay mo. Diba? Ganun lang naman. Diba? Oo. Kaya dapat lahat ng modelo, enjoy lang at saka maging mabait lang, diba? Maging mabait kasi alam mo naman, may mga modelo na kapag show lang. I know. Akala nila ang taas nila. Nako. Hindi. Kasi ito lang sabi ko nga, hindi ka tatagal pag may attitude problem ka. Ay, definitely. Alam mo yan, di ba? Alam mo yan. Lynn, ito, matanong ko lang. After mag-model, nag-decide kang magtayo ng Modeling, Fashion, and Talent Academy, which is the Lynn Benson Fashion and Talent Academy. Bakit nag-decision kang pasukan yung ganong klaseng negosyo? Unang-una, Tito, kasi modelo ako, di ba? Kumbaga,
Gusto ko din yung mga bata na aspiring na maging modelo or beauty queen, makuha nila yung talagang training. Tamang training, no? Tamang training. Kasi kami, yung training, naalala mo, Tito, yung kami, wala pang school, modeling school. Oo, wala. Walang ganun dati. Wala. Kumbaga, sariling aral namin. Wido-wido lang, wido. Wido. Sariling aral namin. Tapos, ano ka, lucky ka pag nag-join ka sa ano modeling competition. Kasi magkakaroon ka ng, ano, ng training talaga. At yun magkakaroon lang, ka ng mga yun lang, no, Lynn, dati, no? Hanggang dun lang, no? Kaya talaga ang hirap pasukin dati, no? Ang hirap saka makapenetrate. Hindi lang dito. Iba yung mga modelo dati, di ba? Oo, totoo. Even sa kilos. Yan ang sinasabi ko. Iba. Everybody should know how to really act and perform on stage. Mm-mm. Oo. Parang ginawa namin kay Ole. Performance na ginawa ng mga nakita ko yon. Ang ganda. Diba? Ando si Cathy, ha? Siyempre. Alam mo naman, ando sister ko. Pinakabagets. Diba? Nakita ko yun talaga, dapat naman talaga, yung hindi na kasi ngayon yung para kasi para nabibigyan ng justice yung damit, diba? Oo, lalo pa yung damit pa naman ni Lynn. Pag Filipiniana. Maganda na Filipiniana yung mga damit. So, kailangan talaga maganda kumilos, maganda ang sway ng damit, diba? Ganun yes, lang oo, yun. Number one talaga. Importante yan. Lynn, matanong ko lang, bakit mahal na mahal mo ang fashion industry kahit na medyo unstable ito, lalo na dito sa Pilipinas. 'Di ba? Bakit mahal mo siya? Kahit medyo ganun siya, medyo unstable. Nung nakapasok ako. Oo, hindi ano, parang kaya sa akin talaga na pamahal. Una-una, syempre, doon ako nabigyan ng break, 'di ba? Mm-hmm. Kumbaga ginawa career kasi yung Tito eh. Mm-hmm. Para sa akin kasi yung modeling is career, 'di ba? Mm-hmm. Eh sana ganoon ang iniisip ng kaya iba. Kaya ako siya plus sana ganoon ang isip ng oo, iba. Oo, kasi once na nandyan ka, committed ka, Tito eh. Hindi mm-hmm. yung sabi na ah, wala, yung hindi committed ka, yung ibibigay mo yung heart mm-hmm. mo doon. Ganun yun eh. Kasi mahal mo siya, passion mo siya eh. 'Di ba? Kahit na medyo kaya napamahal talaga sa akin ng kasi marami din sa akin ating marami din dito sa akin talaga na itulong ang modeling sa sarili ko. Kahit paano talaga na develop yung self confidence ko talaga sobra. Kahit hindi pa ganun siya. Sa totoo lang Tito ha. Oo. Kahit alam mo Tito ha, kahit nagsishow ako, kahit ngayon pag nagsishow ako, kinakabahan pa rin ako. Actually tinanong ko rin yan kay tinanong ko rin yan kay Cathy. Kinakabahan ka pa ba? Oo naman, Tito. May kaba pa rin ako, Tito. Oo. Alam mo yung pag mag-show, may kaba pa rin ako. Parang, ano ba ito? Kung parang gusto kong, yung alam mong parang, bahala na, basta gagawin ko. Pero may best, kaba pa rin ako. Correct, correct. Ganun talaga siguro. Anyway, Lynn. Hindi na mawala ang kaba. Marami ka na na-experience sa ating industriya, sa fashion industry. Ano ba sa tingin mo ang problema, isang natatanging problema na dapat tugunan, lalo na sa ng government? Kasi, di ba, marami na tayong experience sa industriya, di ba, na hindi tayo supported. Hindi tayo. Ano sa tingin mo ang pinaka-importanting dapat tugunan? Siguro mga gobyerno na rin, kasi wala tayong support from the government, di ba? Siguro, Tito, kailangan na talaga ng government na gumawa ng batas. Nang ano, gumawa saan, ng batas o? para sa modeling industry. Oo, no. Hindi lang 'yan to promote the Philippine fabric. Oo, 'yun eh. Which leads me to the next question. Pinoduce mo ang Philippine Fashion Revolution. Mm-hmm. Ako, maingay siya. Alam naman natin 'yon. Nag-create tayo ng impact din. Mm-hmm. Proud naman ako na naging part ako niyan. Ito yung kakaiba lang sa Philippine Fashion Revolution. It's not the same as the other weeks, no, na tayo nagpo-promote, yeah. Nag-promote tayo ng ano eh, na indigenous materials, 'di ba? From different regions, yeah. 'Di ba? Ano yung fulfillment na nakuha mo nung tinayo mo yung Philippine Fashion Revolution? Okay, unang-una, lahat kasing nag-participate sa Philippine Fashion Revolution is nakatrabaho ko. Mm-mm.
'Di ba, Tito? Nakatrabaho Yes, ko yes. silang lahat. Correct. Kumbaga kasi ako, Tito, tumatanaw ako ng utang na loob. Lahat na nakatulong sa modi sa karir ko, tumatanaw ako ng utang na loob. Pero 'di ba, at least Lynn, 'di ba, naging in a way naging iba tayo from the other events ng ganyan, 'di ba? Saka second, na-promote natin yung mga iba-ibang fabric Ng Pilipinas. So, oo. Ng Pilipinas. Naalala mo, sinabi ko sa'yo, ay, may tinalak pala, Tito. Ay, may ganun pala. Di ba tinatanong kita? Sabi niya, oo. Sabi ko, ha? Hindi ko alam yun na merong yung sa Baguio. Meron yung sa Cebu. Meron yung sa Mindanao. Sabi ko, ah, meron palang ganun, di ba? Lynn, masasabi mo bang in a way, naging part tayo ng edukasyon yung Philippine Fashion Revolution? Oo naman, Tito. Sa tingin mo, no? Part kasi tayo doon. Naging aware sila sa mga different fabrics, eh, di ba? Naging yes. Aware sila, di ba? True. Pati mga True. Designers from different provinces, meron palang ganyan, di ba? So in a way, chay bilang, Tito, kumbaga nakaano rin tayo sa mga farmers, nakatulong din tayo. Correct. Yung livelihood nila, no? Nakatulong na, in a way, di ba? Kasi may mga nagpa-patronize na, Lynn, eh, di ba? May mga nagpa-patronize. Ngayon, Lynn, yeah. Ngayon, mapunta tayo sa papunta tayo sa isang personal na bagay sa buhay mo. No? Ang ano mo na, happily married ka, tapos meron kang anak na napakabait at ano sa'yo, di ba? Mahal na mahal mo, di ba? Paano, anong klaseng support ang binibigay nila sa'yo? Bukod sa financial, CEO, ano pa yung support na binibigay ng mag-ama mo sa'yo? Ano, Tito, ang pinapakita nila, yung sobrang, kasi naman si Ube, lahat naman yan, yung alam mo yung pagmamahal, sobra number one yan. Tapos yung alam mo yung minumotivate din ako, lalo na ni tama. Ube. Correct, motivation, correct. Sobrang moral support ang ginagawa nila sa akin. Sabi kasi ni Ube sa akin, as long as happy ka sa ginagawa mo, okay yun. Oo, correct, correct. Ang importante yung nag-i-enjoy ka sa mga ginagawa mo, lalo yung mga taong nakakasama mo sa work. Okay, eh, sabi si Sam, ni Google. Si Sam, ngayon nagbibinata na. So, paano ba yan? How do you get along with Sam? Siyempre, binata na yan eh. Babae ka, nanay ka, yan, lalaki yan. Binata. Ay, pero dito ha, nagbibinata na yan. Oh, hindi oh. Yan, umaano na, nagkikiss pa rin yung sa lips ko. Ah, talaga? Ganun pa rin. Saka, eto ha, oh, share ko to sa'yo. Sige, sige. Sa gitna pa rin niya namin natutulog. Ha? Ngayon? Talaga? Talaga? Ilan taon na ba si Sam? Ilan taon na si Sam? 13! Oo. Ano na yan? Binata na yan eh. Diba? At sa amin pa rin yan. Talaga? At saka sa gitna maganda, pa rin yan. Isa nakakatulog siya sa room niya. Oo. Pagising namin, nandiyan na yun sa taon. Pero sa gitna namin. At saka maganda yung relationship ng mag-ama eh. No? Maganda yung relationship sobra. Nila. No? Napansin ko yan dito, Lynn, di ba? Dito sa Pilipinas pa lang, hindi pa 13 si Sam noon, di ba? Ano, maganda yung samahan ng mag-ama. At nakakatuwa kasi, di ba, at least naging maganda yung ano nila, relationship bilang mag-ama. Sobrang ano yan dito si Sam. Mas ano yan kay dun ki Ube kesa sa akin. Talagang puro yan. And I'm yan. Sure, Lynn. Daddy, daddy, daddy. Mas Norwegian pa ngayon si Sam kesa sa'yo. Oh, mas Norwegian nga si Sam eh, oh, di ba? Norwegian passport. Nagsasalita na ba na ano yan, Norwegian? Ay, magaling, Tito. Magaling eh, kasi yung sa school. Na. Kasi sa school, no? Oo. Pag okay. Si Uben kausap niya, Tito, Norwegian, Norwegian sila. Yan. Oh, pero pag okay. Ako, Bicol. Marunong? Bicolana. Marunong pa din? Marunong pa din? Marunong. Tagalog, marunong. Marunong. Ah, marunong lahat, na Tagalog. English. Oo. Mabuti naman. Eh, linguist na pala yung si, ano, si Sam. Oo, magaling yan. Sabi ko nga sa kanya, magmo-model ka. Ang matangkad ano na lang niya, ba? Ayaw niya nagpapapicture. Matangkad, ay, matangkad takot na ba? Sa camera. Matangkad na ba? Anong height? Photograph. Hala, talaga. Diyos kong panahon, nakakainis ang panahon, ang bilis. Nakakainis siya. Diba? Ang tungkod niyo na. Anyway, may at least, na ako. I know your pride. Your only pride. Diba? Yan yung ano, nag-iisa yan eh. Diba? Lynn, siyempre naman. Nakatira ka sa Norway, no? Ang kultura diyan iba sa kultura natin, 'di ba? Ibang-iba. Yes, Tito. Iba sa tingin, sa, masasabi mo ba sa tinagal-tagal mo na rin nandiyan diyan, lalo pa ng pandemic, nag-stay ka talaga diyan, 'di ba? Masasabi mo bang nakapag-adjust ka na sa kulturang Norwegian? Yes, Tito, nakapag-adjust na rin ako.
kahit ka papaano. nahirapan. Hindi ka nahirapan. Nahirapan lang ako. Hindi, yung, siyempre, iba rin culture dito, di ba? Siyempre, oo. Ano kasi to eh, mga Norwegian is straightforward. Alam mo yan, di ba? Pag mga Oo, foreigner, straightforward. Kung oo. anong gusto mo sabihin, sabihin mo. Oo. Di ba? Hindi mo pwede sabihin, it's up to you. Hindi pwede. Oo, korekto. Oo. Diretso dapat, tsaka Diretso, decisive. straightforward sila. Pag ayaw Oo. nila, sasabihin nila. Oo. So, adjusted ka na. Okay ka na naman dyan. Okay na ako tito. Except sa weather lang. Minsan Ah, talaga, hanggang hindi ko ngayon, talaga pinapoyo on hindi lamig. pa kaya hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Oo, hindi ko talaga tito kinakaya pa ang lamig. Lalo Talaga? na pag, oo, kasi dito, yung weather namin, windy kasi tito eh. Parang ang windy sa Windy. yung papatay. Windy dyan. Hindi lang snow, windy pa. Pag ang windy tito, grabe, as in, talagang ano ka. Ah, Diyos ko, ikaw pa naman. Eh, pagkapayat-payat mo pa naman. Oo naman, Eh, eto payat pa rin dito. talagang Sabi nga wala. nila, baka daw liparin ako. Sabi ko, okay lang kung liparin ako sa Pilipinas, libre ang ticket. Anyway, Lynn, sa lahat ng mga naranasan mo sa buhay, lahat. Ano yung mga learnings or learning na natutunan mo despite everything that happened, sa maganda man o sa hindi maganda? Ano yung learnings na nasa puso mo sa buhay? Ano, you have to be ano, fighter. Fight lang ng Kailangan fight, maging ano no? ka, kailangan lumaban ka, 'di ba? Oo, fight lang ng fight, no? Fight tayo ng fight. Alam mo 'yan, Tito, kung anong Oo. pinagdaanan ko. I know. And I respect that. And talagang hanga ako sa iyo dahil nga, alam ko lah. Alam mo, alam mo 'yan. Alam mo. Alam ko. Di ba At ikay kasabwat ka nung ano. Di ba nga pinapagalitan pa kito? Pinapagalitan. Pinapagalitan mo kung kasabwat ka nung unang may nag-propose sa akin. Sa show pa, sa show. Sa show yun, hindi ko alam, nagkakagulo kayo. Ako lang palang hindi ko alam na may proposal palang nagagan, magaganap. Akala mo show lang. Akala mo ano Alam ko show lang. Hindi lang. talaga, no idea talaga. Na-surprise ka talaga nun. Na-surprise ka. Surprise ako nun. Kahit alam ko sila, Jeng, may alam eh. Pero hindi ko alam na parang sabi niya la, kung ano man mangyari. Mga sinasabi sa akin nila, Eva, nila, Eve. Kasi kung ano kaya ang mangyayari? Alam mo yung ganun Ay, ako? nako, Lynn. Anyway, pabayaan mo na siya. Importante, masaya ka ngayon. Oo, yun yun. Alam mo naman Yun. ano pinagdaanan ko. Kaya alam Yes. mo talaga to, sa buhay, laban ka lang At talaga. saka, Lynn, Laban lang. lahat Kaya naman hindi tao. lang tito. Siyempre, palaging kasama mo Oo. si Papa Jesus, di At ba? saka, Lynn, lahat naman tayo dumadaan sa dagok. Di ba? Pag hindi dumadaan sa dagok, hindi maganda ang buhay. Di ba? So, Correct it's a ito. lesson learned. Doon ka Lesson natututo learned. na maging strong, di ba? At saka masaya ka na. Importante, masaya ka na. Di Yes, ba? masaya masaya talaga ako sobra kasi meron akong very supportive na asawa. Ove. Tapos, Wala Lynn, siya na sa work. anong sa work? Anyway, Lynn, di ba nakwento ko sa iyo before tayo nag-recording? Ang audience ko is from 14 to 25. Di ba? O, nakakagulat. Ako rin nagugulat, di ba? Anyway, can you Wow. please talk to girls out there who would like to follow your footsteps, yung gustong tumulad sa iyo, yung despite ng mga pinagdaanan mo, gustong tumulad sa iyo na maging model, tapos nagkaroon ng negosyo sa fashion, nag-produce pa ng Philippine Fashion Revolution. Talk to these girls. Ano lang, yung mga gustong maging modelo or beauty queen, tuloy-tuloy nyo lang yung ano nyo, tuloy-tuloy nyo lang yung dream nyo. Pero ang importante, kailangan marunong kayo magdisiplin sa sarili nyo. Ay, oo. Pangalawa, kasi marami kasing, alam mo yung tito, totoo yung tito ha, maraming mga taong lumalapit sa kanila na sasabihin na, uy, pwede ka sa Ay, ganyan. correct. Nako. Kailangan, Nako. totoo yun, kailangan, kilalanin nyo rin yung mga taong lumalapit sa inyo. Huwag kayong basta-basta maniniwala na kesyo bibigyan kayo ng break. Maniniwala na kayo, wag. Kasi maraming manluloko sa modeling. Alam mo yan, Nako, Tito, di Diyos ba? ko. Ho. Yes. Nagagamitin ka. Ho. Ingat, Yun, yan ingat, ang... ingat, ingat. Kaya mag-ingat talaga kayo. Tsaka, syempre, kailangan talaga
kung gusto niyong tumagal kayo sa fashion industry at attitude. Ay. Kailangan niyong maging humble. Correct. Kailangan niyong pakikisama. Oo. Hindi kasi pwede yung nagkaroon ka lang ng show, ang yabang-yabang muna, parang hindi ka na ma-reach. Maraming ganyan. Ay, nako, nako. Ang dami kong kilala. Nakapag-show lang sa mall show. Alam mo yun, nakapag-mall show lang. Ang hala mo, ay. Mall hindi talaga. Mall talaga. Mall ha. Mall ha. Lumang mall show, di ba? Oh. Di ba dati, mga mall show? Oo. Oh. So yun, Lynn, ha? Yung, I just want the girls to learn from mm-hmm. you. Kasi syempre, pinagdaanan mo yung lahat. Eh. Madami ka ng pinagdaanan. Yes, discipline. Oh. Dapat pakikisama. Marunong ka talagang makisama. Number one talaga yan. Tama. Kung hindi ka marunong makisama, wala. O ayan ha. Kung nag-aano ka, nag-a-attribida ka, naputito, di ba? O ayan ha. Listen, and learn. Tsaka, kung magkakaroon kayo ng show kay Tito Kata o sa lahat ng designer, kailangan maaga kayo palagi sa call time. Langyak. Totoo naman yun. Pero totoo naman. Kung totoo hindi, naman. Uy, pag alam, nag-roll call si Tito Kata, dapat nandun kayo. Gusto, kahapon din. Ay, nung show ni Olay. May mga pinagalitan ako. Maraming late? May mga na-late, mga lalaki pa. Ako, pag mumurahin kong, anyway, basta yun lang, tama yung sinabi ni Lynn. Hindi ako mag-disagree doon, tama yun. Anyway. Oo, ganyan si Tito. Sobra siyang stricto pagdating sa ano, punctuality. Alam at sa ko, alam ko iba oras dyan sa Norway. Salamat sa pagpapaunlak. Salamat. Uy, salamat, Tito. Oo, naku, Diyos ko. And please thank you for having me. Please say hi to Ove and Sam, ha? Oh, I will, Tito. Makakarating po yan. Basta mag-iingat palagi dyan sa Norway, ha? Oh, ikaw din, Tito. Ingat ka din. And hopefully, makauwi kami this coming December. Magkita tayo. Okay. Bye, Lynn. Oh. At baka mag-open na, reopen na rin ako ng Lynn Bentsen Fashion Academy. Lynn Bentsen Fashion and Talent Academy. Nasa Facebook po yeah, yan. Baka mag-reopen na rin ako. Inaayos pa. Naayos pa namin. Yung mga details po nasa Facebook page nila. Again, Lynn Bentsen Fashion and Talent Academy. Ayusin ko pa rin yun. Oh. Okay. Bye, Lynn. Mm-hmm. Bye-bye. Bye, Tito. Thank you very much. Okay. And congrats ulit. Thank bye-bye. You. Bye-bye.